topic natin ngayong araw na ito. Masakit ba ang inyong lalamunan? Namamalat ba kayo? O dumating na sa pagkawala ng boses? Meron tayong tinatawag na laryngitis o yung pamamaga ng vocal cords. So ito yung vocal cords natin. Diyan ang gagaling ang ating boses. Kapag namagayan, hindi na siya magva-vibrate or mahihirapan siyang mag-vibrate. So ang mangyayari, mamamalat hanggang sa mawalan ka na ng boses. May mga dahilan bakit nawawalan tayo ng boses, ano? Pag sinabi mong acute laryngitis, biglang nangyari yon. Pwede yon dahil sa infeksyon, dala ng virus at bacteria, o kaya naman napagod mo yung boses mo. Yung trabaho mo, halimbawa, sumisigaw ka or napasigaw ka, nag-host ka ng show ngayong linggong ito, so napagod yung boses mo. O kaya inubo ka. Yung chronic laryngitis naman, kapag 3 linggo na ang lumipas, namamalat ka pa rin o wala ka pa rin boses. Dahilan nun, ito yung mga irritants. Nag-allergy ka sa mga chemical, allergens, usok. Kaya nagkakaroon ng matagalang pagkawala ng boses. Yung mga direct trauma naman, halimbawa, na ospital ka, may ginawang procedure sa iyo. Meron din naman dahil nagkaroon nga ng infection, respiratory infection. Tapos, ito pang matagalang dahilan din, yung mga GERD, umaakyat yung acid dun sa ating lalamunan. Dahilan din ito ng pagkawala ng boses. Yung trabaho ninyo, baka teacher kayo, cheerleader, barker, host, kaya laging pagod ang inyong boses. Meron ding pang matagalang pamamaos. Ang dahilan nito, mga cancer, paralysis o stroke at ang pag-edad. Ito, age-related, nagkaroon ng injury sa inyong nerve, yung mga problema sa utak at sa ugat. Tapos, meron ding ibang mga sakit na nawawala din ang inyong boses. Pero pakiusap ko lang, ano, talaga po sana itigil ninyo yung paninigarilyo at saka yung alak. Kasi pag binabad nyo ng binabad ang inyong vocal cords sa alak at sigarilyo, baka mauwi sa cancer. Marami pong nangyayaring ganun. Kaya kung gusto natin na hindi tayo magka-cancer, sana po itigil natin yon. So ito po ang mga sintomas ng pagkakaroon ng laryngitis. So masakit yung inyong lalamunan na mumula. So yan, namamagana yung vocal cords. Masakit ang loob ng lalamunan, mawawala na ng boses, o kaya malat, voice change. Tapos parang may plema doon, kailangan nyo laging i-clear yung inyong lalamunan. Ano naman ang gamutan? Makakatulong po yung humidifier dun sa inyong opisina, sa inyong kwarto. Pwede rin po kayong gumawa na lang ng sarili nyong humidifier. Sa isang plangga ng tubig, lagyan nyo ng asin, magtalukbong kayo ng tuwalya, yun po yung sisinghutin nyo, o kaya hot shower. Lagi rin sinasabi, kung malat na tayo, ipahinga yung ating boses. Kailangan din ng pahinga ng boses. Ito makakatulong, mainit-init na tubig, lagyan ng asin, tapos imumog. Dagdagan natin ang ating mga iniinom na tubig para laging moist ang ating lalamunan. Iwasan ang sigarilyo at alak. Pwede rin tayong uminom ng mga sopas, lagyan ho natin ng yung mga bawang, sibuyas, luya para... Kasi mga anti-inflammatory yon, makakatulong. Ipahinga ang boses, tapos maglagay nga tayo ng humidifier. Kung tayo ay nahawa, kung bacterial ang cause, infection, kailangan ho natin ng mga antibiotiko katulad ng mga amoxicillin, cefuroxime, cefalexin. Magpareseta kayo sa inyong doktor. Meron ding mga prevention. Ito, sabi ko nga, iwas sa mga alak at sigarilyo. Lagi ho tayong maghugas ng ating kamay para hindi tayo makahawa. Kasi kung
bacteria o virus ang dahilan ng ating infeksyon. Tapos uubo tayo, mapupunta sa kamay, hugaso ng kamay palagi para hindi tayo makahawa sa ibang tao. Makakatulong ang mga salabat, tsaa na chamomile tea, nakakatulong din yan. Mainit-init na tubig na lang po ang inumin ninyo. Doon nga sa inyong sopas, lagyan nyo yung mga sabaw ninyong niluto sa bahay, bawang, sibuyas, luya, anti-inflammatory. Mga steam, singhutin nyo, pagmumog. Higit sa lahat, kailangan kapag pagod na ang katawan, magpahinga tayo. Tapos dagdagan natin. At panay ang lagok ng tubig para medyo moist yung daanan ng salalamunan natin. Kailangan i-moist natin yan eh. Pagmumog, ito mga anti-inflammatory nga natin. Bawang, luya, at sibuyas. Pwede po ang tsaa na may honey. Pwede din ang mga juice, mga maligamgam na juice at mga maligamgam na tubig. Pag kayo ay inuubo, kapag maplema ang inyong ubo, pwede kayong mag-carbocysteine o yung mag-guaifenesin. Pero pag dry cough, pwede ang butamirate citrate. Itanong nyo lang dun sa inyong pharmacist. Humidifier. Pag masakit na po yung lalamunan, pwede rin pang alis ng kirot. Pero yung alam nyo, yung iba nagbabalot na lang sila ng scarf sa kanilang leeg. Nakakatanggal daw ng kirot. Tapos, sana tuloy pa rin yung pagkain natin. Malalambot na pagkain tulad ng mga lugaw, chicken soup, saging, yogurt, oatmeal. Huwag muna yung maaanghang at malulutong kasi hindi bagay kainin yun eh. Pag ganitong masakit ang inyong lalamunan. Tatanungin niyo ako, pwede bang mag-vitamin C? Yes, pwede man. Isang tableta o 500 mg ng vitamin C na may zinc, pwede din yun. Paglalagay ng scarf kasi nakakatulong daw yun. Kasi warm eh, nakakatanggal din ng kirot. So sana mabilis kayong gumaling sa masakit ninyong lalamunan. Salamat.